What's up, guys? Welcome back to another vlog. And tingnan nyo, sino yung nandito? Sino yung nandito? Good morning, guys. So ngayon, tatapusin natin yung designs. And maglalagay na tayo ng fence dun sa ating monster pond. What's up? Tara, breakfast tayo. Hey, kid. Nag-i-intro ako, and then dumaan kayo. What's up? Yan na naman. Iwanan na naman nila ako. Tara! Samahan niyo ako mag-intro. Hoy! Hey, guys! Hey! Guys! Tara, intro tayo! Ang taas naman, ano? Wow! Gusto ko din nun! Iniwan na naman nila ako. Ganyan yan sila. Lagi akong iniiwan. Anyway, tara. Puntaan na natin ang ating monster pond. And good morning! Tapusin na natin. Let's go! Tara, guys. Papakita ko sa inyo yung ating basking area. Ta-da! Ayun. Nagwa-white na siya. So, babasahin natin yan. Actually, binabasa na naman natin. Babasahin siya everyday. And papakita ko sa inyo yung basking area! Tanan! Pinagawa natin itong basking area na to and sobrang tibay. Yan. Ito na yung magiging basking area natin. Ganda! So, ngayon naman, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo paano ito basain para lalo sa tumibay. Pagkatapos niyan, pwede na natin gawin yung DIY fence natin. Di ba? Ang ganda ng view. Yes, good morning! So, gagawa tayo ng DIY fence around the pond kasi nakabili na tayo sa AM Hardware ng lahat ng kailangan natin. Pero bago natin simulan yung DIY fence, basahin muna natin to. Kumain ako ng water. And basahin lang natin siya. Yan. Ewan ko kung naririnig sa video natin, pero parang sinisip-sip niyo yung water. Ayun, no? Parang kapag nag-boost ka ng Sprite, ganun yung tunog. Diba? Na-refresh yung ating volcano. So, yan. Okay na. And, papatosin yung mga binili natin sa AM Hardware para sa ating DIY fence. Ganda talaga ng view dito. Feeling ko talaga mag-enjoy yung mga monster natin. Tara, dito tayo. Ito naman, guys, yung mga binili natin sa AM Hardware. Ito, yung mga kailanganin natin para sa DIY fence. Mga fittings, spray paint. Kasi, kailangan natin isprayan tong ating biniling 10 meters na chicken wire kasi kakalawangin to pag matagal, pag tumagal. And, of course, PVC pipe. So, yan. Simulan na natin ang pag-paint sa kanila ngayon gamit ang spray paint. So, tara. Let's start. Pinagdikit-dikit natin yung pipe para tingnan nyo, isang sprayan na lang. Light yung nabili nating gray. Ayan. Parang kakulay din niya yung pond natin. Para nang minimalist yung kakalabasan ng ating pond. Isa lang yung color. Ito din, kailangan natin sprayan para hindi siya mga lawang agad. Nakalimutan tayo. Tada! Maubos na! Hop! Yan, okay na! Guys, ayan na. Tayo na ang ating pipe and ang ating screen.
Okay na to. Ready na to i-cut. And pwede na natin i-assemble para sa ating DIY fence. So, tara. Let's go. So, ito na guys yung ating mga PVC pipes. At pinutol na rin natin siya gamit itong lagari. Sinukat na natin to sa ating wall. Dito. So, ready na siyang ikabit dito. Unahin natin tong side na to. Ito yung entrance. Para to sa inyo. Ayan yung pinapasukan natin. Ito muna yung unahin natin lagyan ng DIY fence. So, tara. Ilagay na natin itong mga to. Let's go! So, guys, ito na. Tapos na natin butasan lahat itong ating mga elbow. Gamit, syempre, ang soldering iron. And, ready na itong mga to na mag-fit dun sa ating mga steel bars. Kagaya nito. Yan. So, maglagay muna tayo, guys, ng elbow. And, iduduktong lang natin siya sa pipe. Secure lang natin. Kailangan ma-secure siya. And then, kuha pa tayo isang elbow. Next naman, another elbow. Yan. And, duktong na natin to. Itong side naman. Yung ka sa baba. Pasukan na natin siya sa pang elbow. And yung elbow na ginawa natin kanina, lagyan natin siya dito. Oops. Ayan, and last yung nasa baba. Yun. Yan. Secure na siya and stable na. Ito yung first frame natin. Lagyan muna natin yung the rest ng side na to. Tsaka tayo maglalagay ng kanyang screen. So, tara, tapusin natin. Ayan na guys, tapos na natin lagyan lahat ng itong corner ng frame, pipe frame. And next naman na gagawin natin, yung screen na yon, nilagyan na natin ng sample. Papataw sa inyo yung gagawin natin for the rest ng ating pond. So, ito, nilagyan natin ng sample. Ito yung chicken wire. Finold lang natin siya. And sinip. Nilock lang natin siya ng cable ties. So, ito yan, mga cable ties. Yung ginamit natin pang secure sa ating chicken wire. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. And yan din sa taas. Pinang-secure lang din natin ng cable ties. So, ganyan yung magiging itsura ng ating fence, DIY fence. Sobrang neat lang kasi gumamit tayo ng cable ties and PVC pipes. So, gagawin din natin yan sa buong pond. So, tara, simulan na natin and tapusin na natin to. Sobrang excited na ako. Tara, let's go! Guys, so nag-cut na tayo ng chicken wire dito. And, fold lang natin ng ganito. Ayan. Careful lang kasi sobrang nakakasugot tong chicken wires natin. And then, ipipress down mo lang. Malambot lang siya kasi yun nga lang matulis. Kaya kailangan safe ang inyong mga kamay. Ayan. So, ganyan. Magiging matigas na tong chicken wire natin. And gagawin din natin siya sa side na to. Same process lang din. Itong dalawang box. Mamark mo lang. And then, tsaka i-fold later. So, ayan na guys.
And eto na, na-fold na natin yung mga corners. Ayan. Tapos yung dalawang corner pa na natitira, wag mo muna, hindi muna natin ifo-fold kasi susukatin muna natin, baka kasi may mga adjustments na kailangan gawin. So papataw sa inyo kung paano siya ikakabit. So ganito lang guys, isasakto nyo lang siya dun sa frame ng ating pipe, and then dito sa 1, 2, 3 pangatlo, ilalak lang natin yung ating tie. Ayusin muna natin bago natin itodo yung lock ng cable tie. So, ganyan lang. And then, ulitin din natin hanggang sa maklose natin yung buong frame. And, eto na guys. Nalagyan na natin ng cable ties yung mga part na pre-nailed natin. So, ito yung purpose kung bakit hindi pa pwedeng i-fold yung dalawa pang side na natira. Yung dalawang side na natira kasi dito tayo mag-start mag-adjust. Kailangan kasi batak siya or kailangan fit siya, hindi siya lulundo. So, dito tayo mag-start mag-fold ngayon para perfect yung pagkaka-fit. Ito na. Ayan, na-i-fold na natin siya. Sa baba, and then ito sa corner, lalagyan na natin siya ngayon ng ating mga cable ties. So, tara. And ito na! Kompleto na. Nailagyan na natin lahat. Nasecure na natin lahat ng sides ng cable ties. So, kaya naman ngayon, pwede naman gunting, pero mapurol kasi yung gunting na nadala natin. Ito, pwede din to. Cut lang natin to. Like this. Para malinis. Tingnan. So, guys! Ayan muna yung natapos natin. Yan. And dahil nagsusunset na, mukhang hindi na aabot ng liwanag kung tatapusin natin yung buong side. So tomorrow, agad-agad, tapusin natin to. But for now, ito muna. Ito muna ang update sa ating monster pond. Yung ating DIY fence. So sa next update natin, tatapusin natin yung basking area ng ating mga turtle. And lalagyan na natin to ng substrate. And saka yung kanyang filtration. So, abangan nyo yun, guys, sa ating susunod na upload. Guys, eto naman ang ating top view ng ating monster pond. So, yan. And makita nyo ang napakagandang view ng ating mga monster. Yan! Ang ganda! Sigurado ang marirelax yung mga monster natin yan. So, yan. Kitang-kita nyo yung buong palayan ng subdivision natin. So, yan. Ito yung pond. And, ayun yung kanilang view. Sobrang ganda, lalo na kapag magsa-sunset doon. So, yan. Yan yung view ng ating sunset dito sa farm. Yan. Sigurado matutuwa yung mga monster natin. So that's it for today's episode, guys. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe. See you guys on my next vlog. Don't skip ads. Bye!